Hello, good morning mga kasi farming. So ayan po, welcome back po sa ating channel. So ayan mga kasi farming, gusto lang po natin ngayon i-update po yung atin pong mga talong na mabuhang mabuka na. So mga kasi farming, itong talong po natin na nandito po sa gitna ng palayan, ang edad po nito ay 43 days old na po. So ito pong mga talong po natin ngayon ay nagsisimula na pong mamunga at mga ilang araw na lang tayo po ay makakapagpitas na. So kung mapansin nyo po mga kasi farming, yung atin pong mga talong dito, itong Calyx Type 1 ay napakadami pong bulaklak. So update po na natin mga kasi farming yung mga bunga nya. So ito po yung bunga ng atin pong Calyx 2, 1, 2, 3, 4. So yan mga kasi farming, at yung pinakamalaki po yun, yung panglima nya. So ito mga kasi farming, yung Calyx 2 po natin ay nasa 43 days old pa lang, meron na siyang limang bunga. So ilang araw na lang, siguro may mga dalawang araw na lang, mapipitas na po natin yung bunga na yan. So ito po, ito bumaloktot na siya dahil nga sa tumama na po sa kanya pong suhi. So yan, may bunga siya oh. Tapos mayroon po siyang mga kasunod katulad po nun. Ayan po mga kasi farming oh. So ayan po mga kasi farming, napakarami po ng bulaklak ng atin pong mga talong po dito, at napakarami niya pong suhi. So ayan po, laki po ng bunga. Malapit na po natin ito mapitas, siguro mga isang araw, bukas po siguro pwede na ito. Pero kung tutusin, pwede na talaga ito mga kasi farming. Itaw na lang po natin sa atin pong pagtitinda ng gulay. Yan po mga kasi farming oh. Dami pong bulaklak. So ayan po mga kasi farming, paano po ba namin ito na parami po ang bulaklak ng atin pong mga talong dito? So tayo po ay nag-apply po dito ng foliar fertilizer. So yung ginamit po natin dito, dito po sa may gitna ng palayan, ay ito pong Bonflower yung atin pong ginamit. So mayroon pa akong isang video po mga kasi farming. Ayan, yan po yung akin pong pag-spray dyan po sa malapit lang sa atin. Ako po ay nag-spray po ng Bonflower. So yan po yung atin pong ginagamit na foliar fertilizer. So yan mga kasi farming, hindi po natin yan ini-endorso yung Bonflower. Subok lang po natin ginagamit yan, yung Bonflower, itong produkto na ito sa pangpabulaklak ng atin pong mga talong. Ang kagandahan po kasi nito mga kasi farming, sa akin pong obserbasyon, yung Bonflower ay nakadagdag po sa pagpapaganda po ng suhi ng mga talong po natin. Lalong lalo na dito po sa mga bagong lumalabas na suhi niya. So nakakadagdag po siya ng taba o nagbibigay po ng vitamins. So ito nga mga kasi farming, gagawan ko rin po ng video yung atin po mga talong dito na wala pa na bawasan po ng dahon at hindi pa po napruningan, na mga liliit po na suhi dyan silalim. So gagawan ko rin po yan ng video. So ayan po mga kasi farming, Bonflower po yung atin pong ginamit dito. Pero hindi lang naman po Bonflower mga kasi farming ang nagpapaganda po dito sa atin pong mga talong. So papaano po ba namin ito na pataba yung atin pong mga talong? So kung bago pa lang po kayo mga kasi farming sa ating channel, subaybayan nyo po yung atin pong channel. Makikita nyo po sa amin pong mga video na kung paano po kami dito nag-abono. Unang abono, pangalawang abono, hanggang sa pangatlong abono, hanggang sa pangapat po na abono. So ito pong talong natin dito ay apat na beses pa lang po tayo nakapag-apply po ng abono po dito. So yan, kunting update lang po tayo sa aming pong unang pag-abono dito. So mga kasi farming, ang una pong ginamit namin dito na abono ay 1620, tayo po ay nagdilig. So mayroon din po tayong video dyan, makikita nyo rin po yung mga video po natin na kung paano po kami nag-abono. So ayan po yung unang pag-abono po namin. So pagdating po ng ikalawang linggo mga kasi farming ng atin pong
pag abono, nag-abono po tayo ulit dito sa atin po mga talong. At pagkatapos po niyan, mga kasi-farming, nag-edad na po ng 21 days yung atin pong talong. So nag-apply na po tayo ulit ng abono ng 1620 at 3414. Yan po yung 1:1 yung atin pong ginamit, o isang lata ng sardinas ng 1620 at isang lata rin po ng 3414 na lata ng sardinas. So ayan po, 1620 at 3414, pinagmix po natin yan sa 16 liters po na tubig, or yung balde na kasya po yung 16 liters na tubig. So yun po, pinaghalo po natin at nagdilig po tayo dito ng isang lata rin po ng sardinas dito po sa atin pong mga talong. So direct na po yan sa puno ng atin pong mga talong. So ayan po mga kasi-farming, napakaganda na po at bukang-buka yung atin pong mga talong po dito, doon po sa kabila oh. So napakarami po ng bulaklak, talagang bukang-buka po yung mga talong po natin dito. Ito may bunga mga kasi-farming, napakalaki ng bunga. So ayan po, sumayad na po mga kasi-farming oh. Sumayad na yung bunga niya doon sa may plastic mulch. Kapag ganito kasi mga kasi-farming, na napakarami po ng bulaklak ng atin po mga talong, ito po ay inaasahan po natin na marami po siyang ibibigay po ng bunga, dahil nga po sa napakarami niya po ng bulaklak. So kailangan lang po natin talaga na may bigay po natin yung tamang pag-apply ng abono, pag-spray ng insecticide dito sa atin pong mga talong, na ang mga insekto ay hindi po ganong maka-atake. At syempre yung foliar fertilizer na atin pong ini-spray dito para po makatulong sa pagbuka ng atin pong mga bulaklak. Nang siya po ay bubuka ng magiging katulad po nito, malusog at makulay, ma-violet siya, hindi siya putlain yung kanya pong kulay. So kapag ang talong kasi nakulang po sa pataba at kulang po sa foliar fertilizer, ay magiging medyo maputla po ang kanya pong bulaklak. So kung sakto po yung atin pong paglagay, magiging malusog po ang atin pong pag-alaga sa atin pong matalong, magiging ganito po mga kasi-farming. Napakaganda po ng pagbuka ng bulaklak. So ayan, medyo umuulan na naman mga kasi-farming, tuloy-tuloy po ang pag-ulan po dito sa amin. So ayan po, napakarami po ng bulaklak. Ayan, tuloy-tuloy na naman yung ulan mga kasi-farming, medyo nababasa na tayo. Ayan po mga kasi-farming oh, napakarami po ng bulaklak at yung bunga niya sa ilalim, yun po, lalaki oh. So halos lahat po mga kasi-farming yung atin pong talong dito ay napakabuka at napakaganda po ng kanila pong paglaki. So ayan po yung amin pong bagong tanim po doon sila kuya at si Tinik, nagsusulit po sila sa mga talong po na pinutol ng insekto, at yung iba naman ay namatay sa sobrang tubig. So nagsulit po sila doon. Hopefully nga po na magiging ganito rin po yung atin pong mga talong po na nandyan ngayon na atin pong bagong tanim. So ayan po mga kasi-farming, hanggang dito na lang po muna ang update po sa atin pong mga talong dito. So ayan po, in-update ko lang po kayo kung paano po namin ito inalagaan at kung paano po namin pinataba po ng ganito yung atin pong mga talong po dito, at kung paano po na naparami namin yung bulaklak ng atin pong mga talong. So ayan po, hanggang dito na lang po muna. At kung bago pa lang po kayo mga kasi-farming sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan ang pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. So ayan po mga kasi-farming, kita-kits lang po tayo ulit. God bless!